Papalit tayo ng switch. Ah, so maglalagay pala, hindi magpapalit. Ito nga pala ang hydraulic switch. Ayan. Para sa stoplight. Taillight. Bali itong RCS 19 yata ito. Wala itong lagay ng switch. Bali lalagyan natin ito. Ito nalagyan natin yan. So, paano nga ba ito ikabit ng hindi na mag-bleed? Para hindi tayo mag-bleed, ganito lang gagawin natin. Simple lang. Talaga na pwede naman. Ito natin ng tape, tipan natin. Dulo naman natin ito ng konti. Yan. Yan, pagkaluwag na konti, pisilin yung preno. Yan, tatagas na yan. Yan, tumulo na. Yan. Tapos, itong tape, titipan natin itong lever para siya ay nakabaon lang. Kailangan pigang-piga siya. Tapos bubuksan mo itong banjo bolt. Pag tulo ng fluid, okay na yan. Pwede mo na siyang tanggalin. Yan, naka-tape siya, yung lever. Yan, tumulo na. So, yan. Ito, hindi natin ito gagamitin. Papagdan na natin ito. Itong hydraulic switch, meron na rin itong pinakang washer. Ayan. So, bali ito na yung mayiging tornilyo niya. Torsen na pala siya. Tapos tanggalin yung tape. Tapos pump lang natin. Yan, meron na. Yan, ganun lang. Ganun lang kabilis. Tapos, kukunik naman natin ito. Yan. Ito, meron na. Yung kunti nga lang. Ito yung connection niya, yung dati. Ito natin kukunik yun. So, tutusin lang natin kung gagana yung switch. Baka kasi hindi ito nagagana. Pero bago ito eh.
So, testing lang muna natin ito. Saksak lang natin dyan. Mas kailangan pa ng susi. Kurang ang susi. So kung ito naman ay hindi naka-bleed, kung ito ay singaw, hindi rin yung gagana. So yan, konting-unti lang play niya. Yan, testing natin. So ganyan din yung paa niyan eh. So bali, naka-disc brake din ito. Sa Supremo to, disc brake. Converted din yun, ayun yung switch niya. Ito na yung switch, yan. Ganon din ang gamit dyan. Ito. Ito yung sa kamay naman. Okay, goods. Okay na. Wala siya kasing kabitan, kaya kailangan ganon ang switch. Wala siya ng bagay ng switch. So ito yung stock nyo. Diyan ay kukunik yun. Okay.